3,600 pesos na smartphone. At bang meron sa Humidi G A7S? Para kanino ba tong phone na to? Sulit ba talaga yung 3,600 mo? Unbox muna natin. Simple lang yung box, nakalagay dito, Humidi G smartphone. Sa mga side, plain lang, sobrang simple lang ng box. Pag-open mo ng box, meron isang envelope dyan. Sa loob ng envelope, nandyan yung SIM card injector, user manual, at yung phone. Kasama din sa box yung European power brick charger niya. At nasurprise ako, meron siyang Type-C cable. Sa halagang 3,600, naka-Type-C na yung Humidi G A7S natin. Sobrang nagustuhan ko yung red cable na to. Unique para sa ganito kamura na phone. Napansin ko din yung packaging sa box, sobrang secure niya. Meron siyang white foam, sobrang secure niya talaga. Alam mong di masisira yung laman sa loob, kahit ibalibag mo pa to. About sa phone, nakalagay agad dito yung jelly case niya. At meron din siyang free install screen protector. Medyo may kabigatan siya, 195 grams. Yung color nito is sky blue. Medyo magaspang din yung back niya. Hindi siya fingerprint magnet, which is isa sa mga nagustuhan ko. Sa side, yung power button at volume rocker. Other side, SIM card tray with dedicated micro SD memory card slot, tapos expandable na rin siya up to 128GB of storage. Dito rin sa side na to, meron siyang isang customized button. Pwede mo ilagay dyan kung anong apps want mo, like camera, games, at iba pa. Pero nakalagay na dito yung thermometer na apps. Pag-usapan natin yan mamaya. Sa top, yung 3.5mm headphone jack. Sa bottom, yung speaker grill, Type-C port, at microphone. Sa display naman, meron tayong 6.53-inch IPS LCD display, 1600 by 720 pixels. Medyo mababa, pero HD display na siya. Satisfied na yung mata mo sa panood ng YouTube o Netflix. Medyo may kalakayan yung bezel niya, lalo na sa chin. Kapansin-pansin din yung drop notch sa camera niya sa display. Meron siyang 2GB of RAM, 32GB of storage. Oops, alam kong nasa utak nyo, maliit yung RAM. Siguro mabagal yan. Actually, oo. Pero sa presyo niya, tamang-tama lang siguro yung 2GB of RAM. Android version 10 rin siya. Android Go yung UI nito. Isa sa mga mababang version ng Android para sa mga low-budget phone tulad ng Humidi G A7S. Para ma-handle pa din yung specs ng mga gantong low-end budget phones. Sa camera naman, 8MP front-facing camera. Sa back, 8MP ultra-wide camera. 13MP main camera. 2MP depth sensor. Infrared thermometer sensor at yung dalawang LED flash niya. Sa una, naisip ko di maganda yung camera. Siguro maraming noise o sa madaling salita, pangit yung quality ng camera. Pero to be honest, hindi pangit yung labas ng image, pero hindi ganun kaganda. Yung tipong tama lang. As in, pwede na. Sa video naman, hindi ko talaga nagustuhan. Medyo shaky yung camera. Di mo maasahan yung video recording nito. Ito yung mga sample shot at video ko. About sa performance, actually sobrang bagal niya. Minsan may time na di mo talaga mapindot. Uulitin mo pa yung pindot talaga. Tapos pag open mo ng app, medyo mabagal talaga. Dahil siguro 2GB nga yung RAM nito, so expect ko na yun bago dumating sa akin to. Wala tayong fingerprint scanner dito, pero meron tayong face unlock. Sa face unlock, mabagal din siya. Siguro mga 3 seconds bago ma-unlock yung phone. Better wag mo na lagyan ng face unlock kung wala ka namang scandal. Ito talaga yung highlight sa phone na to, yung thermometer. Actually, sikat ngayon tong thermometer na to. Kahit saan ka magpunta, lalo sa mall, may tututok sa noo mo, parang barrel,
Akala mo tutumba ka pagkatapos eh, pero thermometer lang pala yun. About sa picture na to, yung thermometer, tutok mo lang 3.5 cm, makukuha mo agad yung temp niya, kung may lagdat ba siya o kung normal lang yung temperature niya. Di lang basta tao ang pwede mong kunan dito, pati object. I-recommend ko sana to sa mga nurse o sa mga ibang hospital o kung anumang establishment na kailangan ng thermometer na ganito. Pero nabasa ko sa site nila, not intended as medical device. The measurement data as result as reference only. Meaning, di siya ganun ka-accurate. Reference lang talaga. Parang pwede na kesa wala. Meron tayong 4,150 mAh na battery. Maliit, pero sa ganitong specs, di siya masyadong kumakain ng baterya. Actually, matagal talaga yung baterya niya. Sa games, makakalaro ka naman ng Mobile Legend. Meron settings HD mode, FHR mode, at low resolution optimization. Sa graphics, meron tayong high graphics dito. Makakalaro ka naman pero di siya ganun ka-accurate. Medyo di smooth yung graphics, may lag. Pero pag naset mo na yung low optimization settings, medyo accurate na siya. Malalaro mo na siya na maayos. About sa mga high graphics na games, siyempre di mo malalaro na maayos to. Pero sa ibang low graphics na games, kayang-kaya naman. Sa ganitong kapresyo na phone, actually panalo na to. Kung one po lang ng social media, panood ng movies, at YouTube, pwedeng-pwede to. Siguro sa Mobile Legend para sa akin, pwedeng-pwede rin. Di siya ganun kabilis, may delay. Kahit punta ka sa ibang apps, di mo ma-open agad yung apps na yon. Medyo mabagal siya. Sa camera, di mo maasahan yung video recording. Para sa akin, selfie, photoshoot, sa main camera, okay na din yon. Huwag lang sa video recording. Sa thermometer naman, okay lang, for reference lang. Pero hindi ko siya nare-recommend sa mga nurse, sa mga hospital o kung anumang establishment na kailangan na thermometer itong phone na to. Overall, kung low budget ka, kung want mo ng pangregalo lang sa lolo mo, lola mo, pan-text or call lang, pwede to. Pwede rin sa games, mga low graphics lang. Huwag lang yung mga mataas na graphics, pwedeng-pwede na to. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Kung may tanong kayo about sa phone na to, comment down below. Sasagutin ko naman yan. Once again, thank you for watching. This is Paul. Paul Tech TV!